Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng Liam Kasaysayan na ipinadala ni Jesse dito sa ating dulap. Love and Memories. Pinalag ni Jojo na ipabugbog ako para mawala ako sa landas niya. Pero nagkamali sila dahil kamukha ko ang lalaki. Pero walang naparusahan sa inutos ni Jojo. Samantala, ay gusto ng mama ni Lorna na magkaroon ng nobyo si Lorna. Halos sabihin na sana ni Lorna. Pero hinihintay pa ang pagdating ko. Kaya nang dumating ako, ay agad niya akong inimbitahan sa bahay nila. At ipinakilala ko sa mama niya. At tinanong ako kung may plano na kami. At sinabi ni Lorna na may masugid na maliligaw at ipinipilit ang sarili. Mama, siya po si Jesse, ang nobyo ko. At isang seaman, may mataas na posisyon sa kumpanya nila. Magandang gabi po, ma'am. At ikinagagalak ko po kayong makilala. At sana ay magkasundo po tayo. Mama, pasensya na po kayo kung itinago ko ang relasyon naming dalawa. Alam niyo, mula nang mag-aral ko sa kolehiyo, pinatapos niya ako para wala po kayong masabi sa kanya. Masaya ako, iha. Dahil sinuportahan ka niya. At siya ang naging inspirasyon mo sa iyong pag-aaral. Salamat sa iyo, iho. At hindi nasira ang pag-aaral ng aking anak. Siguro naman, may plano na ba kayo? Opo, mama. Nag-usap na kami ni Jesse na kailangan na naming magpakasal. Dahil alam niyo, may lalaking pinipilit ang sarili kahit alam niya na may nobyo na ako. Aba, dapat na mabigyan ng leksyon ang mukong na yon. Ipinipilit ang sarili kahit may nobyo ka na. Sige, ako ang bahala sa kanya para hindi na siya makalapit sa iyo. Ha? Anong ibig niyong sabihin, mama? Ano pong gagawin niyo sa kanya? Ano? Ano? Jesse, tanggap ka ba ng mama ni Lorna? Wala na siyang maraming pagtatanong tungkol sa iyong pagkatao. Sa palagay ko, inay, ay sinabi na lahat ni Lorna tungkol sa akin. Kaya sinabi niyang masaya siya dahil ako ang napili ni Lorna. Mabuti naman kung ganun. Kung hindi siya kontra sa inyong pagmamahalan dahil mahirap pakisamahan kung kontra sa iyo ang magiging biyanan mo. Inako, hindi po, inay. Ang ganda nga ng kwentuhan namin . At wala pa akong nakita na mali sa kilos niya sa akin. Hindi po siya kontra sa akin. Mabuti naman kung gusto ka rin ng magiging biyanan mo para wala kang problema. Siguro, nakita niya na maayos ang tsura mo, na may sasakyan ka pa. Opo, inay. Talagang pinag-ipunan ko ang pambili ng sasakyan para hindi ako laitin ng mama ni Lorna. At di nga ako nagkamali dahil tinanong kay Lorna kung maginhawa ang buhay natin. Oo nga naman. Dahil nagsikap ka at naging masipag at hindi ka nagbisyo. Kaya ito ang resulta, maginhawa ang buhay natin. At kung mag-asawa ka, ay hindi hahadlang ang magulang ng babae. Tama po kayo, inay. Maswerte po ako. At nandyan kayo na laging nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Kaya nakamit ko rin ang pangarap ko sa buhay, ang tinatamasa nating ginhawa.
masasabi niyo kay Jessie? Pwede na bang maging katuwang ko sa buhay ko? Oo, dapat iha. Hindi ka nagkamili ng pagpili sa kanya. Dahil mabait, masipag, at palagay ko ay responsable siyang maging asawa. Yan din nga po ang nararamdaman ko sa kanya, Mama. At hindi siya mapagsamantala dahil nirespeto niya ako habang hindi pa ako nakatapos. Yan ang tunay na nagmamahal. At ipinakita niya sa iyo na maging karapat dapat siya sa iyong pagmamahal. Opo, Mama. At sana maging masaya ang bubuin naming pamilya. At dapat magpakasal na kami sa lalong madaling panahon. Oo, naman iha. Para wala nang hahabol-habol sa iyo na makulit na maliligaw. Tama kayo, Mama. Hindi raw niya matatanggap kung mabibigo siya. Kaya mag-ingat kayong dalawa ni Jessie. Kung kayo ay lumalabas, baka nandyan lang sa paligid na naghihintay ang magkakataon. Ah, huwag kayong mag-alala, Mama. May kausap na pulis si Jessie para magtanggol sa amin. Kaya wala nang problema. Pwede ba tayong lumabas? Samahan mo ako dun sa aking matalik na kaibigan para malaman niya na ikakasal na rin ako. Sige, Lorna. May sasakyan naman eh. Para madali tayong makarating dun sa bahay ng kaibigan mo. Pero kailangan tayong mag-ingat. Baka nandyan lang sa paligid yung Jojo na yun at naghihintay ng pagkakataon. Huwag kang mag-alala. Dadaanan natin ang magiging escort natin ng mga pulis para hindi ka matatakot. Ay, salamat naman kung may kasama tayo na magtatanggol sa atin. Hindi makakalapit sa akin ang Jojo na yon. Kaya hindi ako tuloy naladalawang kaibigan kong si Jenny. O, hindi ngayon ay magkikita na kayo at masusurpresa pa sa inyo. Sigurado na na-miss ninyong masyado ang isa't isa. Oo, alam mo mula nang nagbanta ang Jojo na yon sa akin, hindi ko na magawang dalawin ang kaibigan ko. Pero, nag-uusap pa rin kami sa cellphone. Pero iba pa rin yung nagkikita ng personal na gaya natin. Hindi tayo kontento sa video call lang. Pero nagtitiis tayo. At may panahon ng ating pagkikita. Pero, nanguloy rin tayo sa isa't isa. Ako, Beshi. Mabuti naman at dinala mo ko. Hindi na ako makakalabas eh. Dahil sa drama yung trabaho ko, ang pamilya ko, at ang pagtuturo ko. Pero ako naman natatakot. Alam mo naman na nagbanta noon si Jojo sa akin. Kaya hindi na rin ako nakakagala. Ah, siya nga pala, Beshi, ha? Asensado ka na ngayon. May bago ka na yung sasakyan. At salamat sa mga dalamong pasalubong sa akin. Sana ay magtala naman kayo kahit ilang oras, ha? Para makabawi tayo sa hindi natin pagkikita. Marami akong ikukwento na nangyari. Sige, huwag kang mag-alala. Dito pa kami hanggang mamaya. Kaya nagdala ako ng iluluto mo para pagsasaluhan natin. Dahil nga ang tagal nating hindi nagkita. Kaya sulitin natin ngayon. Ay, naku, Bessie. Hindi ko akalain na big time pala ang nobyo mo. At alam ko na hindi tutula ang mama mo sa kanya, di ba? Tama ka dyan. Tanggap ni Mama si Jessie at hindi raw ako nagkamali ng pagpili sa kanya. Talaga, ha? Naku, swerte mo, Bessie. Hindi ka maghihirap sa buhay mo. Masipag, mabait, at guwapo si Jessie. Kaya hindi na tumutul ang mama mo. Ah, siya nga pala, Bessie. Alam mo, kaya dumalaw ako dito sa'yo para ipaalam sa'yo na nakatakda na rin ang kasal namin ni Jessie. Kaya sana, dumalo ka ha. Asahan kita, Beshi! I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my
inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Mabuti naman at hindi na nagreklamo ang mama ni Lorna na handa para sa kanilang kasal. Eh talagang hindi na. Dahil bongga naman at isang sikat dahil gaganapin yung reception eh. Mabuti na lang at pinaghandaan ni Jesse ang lahat. Wala tayong naging problema dahil nag-ipon na siya habang nag-aaral si Lorna noon. Tama ka, Minang. Talagang mautak din itong anak mo eh. Dahil alam niya kung paano pagbabalit ng pera niya. At pati tayo tuloy, hindi naman niya pinabayaan. Sana maginhawa yung kalagayan nila ngayon. Paanong hindi matalino si Jesse? Nakatapos din yun ng kuleyo. Dahil din sa gusto nating mabigyan ng magandang kinabukasan, kaya nakamit niya ang tagumpay. Dahil sa kanyang pagpupursige. Minang. At saka, lagi naman tayong nagpapasalamat sa Diyos. Dahil sa biyaya na nararanasan natin ngayon at lagi tayong ligtas sa kapahamakan. Siyempre, talagang ganyan. Kung anuman ang natatanggap natin na biyaya, ay tumutulong din tayo sa mahirap ang buhay para tuloy-tuloy ang biyaya sa atin ng Diyos. Dapat lang. Dahil nung tayo ay nangangailangan, may tumulong din sa atin. Kaya kailangan tumulong din tayo, hindi ba? Ay, oo. Ay, siya nga pala. Halika na dun sa kusina at nang makakain na tayo, maghahain na ako. Ano? Tapos mo na bang nakuha ang pangalan ng mga kinuha mong ninang natin? Oo, Jesse. O ikaw, kompleto na rin ba ang kinuha mong ninong at iba pang sponsors natin? Siyempre naman, para matapos agad ang mga kailangan natin sa ating pagpapakasal. At mamaya, idadaan ko na sa printing press para magawa na ang mga imbitasyon. Ay, nakakapagod din pala ang maglakad ng mga papeles ano, na kailangan para sa pagpapakasal. At ang huli nating pupuntahan ay yung seminar para sa family planning. Saka na tayo magpahinga at hintayin na lang natin ang naitakdang araw ng ating kasal. Anong masasabi mo, Han? Siyempre pa, napatunayan mo uli na talagang mahal na mahal mo ako. Sana habang buhay, mamahalin mo ako kahit maputi na ang aking mga buhok. Asan bang mama mo? Hindi pa ba siya umuwi dito sa bahay niyo? Nandun sa kwarto niya, nagpapahinga. Dahil pagod daw siya sa pamamasyal na kasama ang mga kaibigan niya. Sayang. Gusto ko sanang matulog dito para makatabi ka na sa aking pagtulog. Pero may gwardiya pala. Tumigil ka nga dyan sa kalukuhan mo. Saka na lang, pagtapos ng ating kasal. Okay? Nandito ka pa sa salas. Akala ko ba nandito si Jesse na kausap mo? Mama, umuwi na siya. Dahil napagod din sa paglalakad ng mga papeles na kailangan para sa aming kasal. Sabagay. Mas mabuti yung handa na kayo kesa magahul pa sa oras at nang makapagpahinga na kayo bago ang tagdang araw ng iyong kasal. Mama, salamat po sa inyo at naunawaan niyo ako kahit na naglihim po ako sa inyo. Mabuti nga at ginawa mo yon. Kung hindi,
ay problema. Baka kung sino dyan ang mapipili mo na hindi naman maibigay sa'yo ang iyong kaligayahan. Oo nga po eh. Kaya nung sabihin ninyo na maghanap ako ng manliligaw, eh parang gusto ko nang ipagtapat sa inyo. Pero hindi ko po yung ginawa dahil hindi pa dumating si Jesse. Ay, buti na lang. At mabuting tao ang napili mo. At alam ko, siya ang magbibigay sa iyo ng ligaya sa buhay mo. Dahil sa mahal mo siya. At sa kanya ka pagkakasal. Sana po. Wala nang problema na darating sa amin ni Jesse, Mama. At wala na rin hahadlang sa aming pagpapakasal. Kasal pala. Na-accuse-yuso nga. Para makakain man lang. Siguro mayaman lang Nino at Nino dito eh. Dahil puro may mga sasakyan eh. Yung nakaparada rito. Ha? Teka. Parang kilala ko yung babaeng kinakasal. Si Lorna. Hindi. Hindi pwede ito. Congratulations, Beshi. Jesse, sana magkaroon agad kayo ng anak, ha? Bali kayo doon sa reception. Kakain na tayo. Ayun, walang sasakyan. May jeepney dyan na pwede yung sakyan, ha? Reception nila. Bali ka na, Jesse. Hindi ko agalain na mauunuhan ako ng buko na yan. Pero hindi pa ako susuko. Sumakay na kayo. Kailangan na maging akin si Lola. Kahit anong mangyari, o agawin ko siya. At gagawin ko siyang asawa. Magtagumpay kaya si Jojo sa kanyang binabalak? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan subaybayan ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Jesse dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, June Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.